The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The scribes who had come from Jerusalem said to Jesus, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he drives out demons." Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has arisen up against himself and is divided, he cannot stand. And that is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, "He has an unclean spirit." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A young man came last night and asked 3 questions. Sabi niya, "Father, why do I worry so much? When I was in elementary, I was worrying about my high school. When I was in high school, I was worrying about my college. Now, when I was in college, I was worrying about my work. Now I'm working, I was worrying about getting married or whatever." And I simply listened. And I asked him the question, "Why do you worry? You must have reasons why you worry. We don't simply worry for worrying, that's the worst." But I told him, most of the time we worry because we are afraid of something and we want to make our life better tomorrow compared today. Kasi kung wala ka namang pangarap, wala kang alalahanin, di po ba? Kung gusto mo, ito na lang ang kakainin mo habang buhay, hindi ka na mag-isip ng paraan kung paano magiging maayos ang iyong kakainin pagdating ng araw. Kaya nga, ang palaging sinasabi, ang alin, that we make things happen rather than wait for things to happen. Nasa iyo yun. Hindi masama kung ang iyong pag-aalala ay nagtutulak sa iyo na maging mabuting tao. Anong palagi sinasabi ng Ebanghelyo? Don't worry for tomorrow because tomorrow has its own worries. Just worry for your today. Because you do not know, will you really be here still tomorrow? Wala, hindi natin alam. The second question was, palagi ako nasasaktan, Father. Palagi ako nasasaktan. Yung mga tao ng aking minamahal, ano pa, palagi ako nasasaktan. And I immediately, those words invite me to look back at the words of Mother Teresa of Calcutta. The moment you love, you give the person the power to hurt you. The moment you love, you give the person the power to hurt you. The only person that can hurt us are the people we love. No one in this world is capable of hurting us if we do not love them. Halimbawa, may pumasok dyan, may sayan, nagmumura. Masasaktan ka ba? Hindi, wala kang pakialam. Pagtatawanan mo. Hindi po ba? Pero kung ang nakita mong may sayad,
kamag-anak mo, mahal mo, masasaktan ka. Bakit? Mapapahiya ka at itatanong mo sa iyong sarili, bakit niya ginagawa yun? Ikatlo, nahamon ang iyong sarili. Ano bang hindi ko nagawa para ginagawa niya yan? The only person that can hurt us are the people we love. At yun ang sabi ko sa kanya. Yun ang problema. Ano po? Nagmahal ka, ihanda mo ang iyong kalooban na ikaw ay masasaktan. Sapagkat hindi lahat ng minamahal nagbibigay ng pagmamahal. Kaya ngayon tanong, Father, may limitasyon ba ang pagtulong? Ang sagot ko doon ay meron. Meron. Sapagkat yung mga nanghihingi, walang limit yun. Yung mga nagbibigay, may limit, di po ba? No? Tayo mga Pilipino, alam natin yun. Pag hiningi ang palad, kukunin ang siko. Pag hiningi ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay mo ang braso, kakagatin ang leg mo. Ano po? Kaya hindi pwede. Mag-iingat ka. Hindi ka nagiging madamot. Cautious ka lang. Hindi po ba? Cautious ka lang. Sapagkat ang sadyang ang mundong ito ay walang kakontento-kontento. Ang pangatlong tanong ay, pero Father, bakit wala akong pasensya? Parang hindi ko kayang mag-antay. Hindi ko kayang mag-antay. At ang simpleng sagot ko doon, ang alin, you can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Keep that in mind. You can never eat the fruit of the tree whose seeds you just planted today. Ano man ang pinagkaloob mo ngayon, kabutihan, ano man ang itinanim mo ngayon, hindi mo makukuha ang bunga niyan ngayon. Bibigyan mo yan ng pagkakataong ano? Sumibol, lumaki, mamunga. It takes time. It takes time. You want to be healthy? It takes time. You want to graduate? It takes time. Bakit natin pinag-uusapan ang tatlong tanong na ito? Kasi sabi ni Padre Pio, ano pa? Pray. Pray and don't worry. Kasi kung hindi mo sasamahan ng panalangin ang iyong mga iniisip sa buhay, ay, mababaong ka. Mababaong ka sa lupa ng maaga. Ano po? Madalit sabi, mamamatay ka maaga. Ha? You pray. You pray and you ask. You ask, bakit ko ba ito inaalala? Bakit ba ako tuwing nagmamahal ako'y nasasaktan? Bakit ba kulang ang aking pasensya? Hindi masama ang mga tanong na yon. Sapagkat ang mga taong gustong umunlad, dapat nagtatanong. Inuulit ko, ang mga taong gustong umunlad, nagtatanong, anong hamon sa mga pagbasa? Ang unang pagbasa ay sinasabi, ang pangako ng Diyos ay kaligtasan. Dumating siya noon, darating siya muli sa mga taong nag-antay. Anong meron sa Ebanghelyo? Yun ay para sa lahat, tungkol sa tanong ng binata at tungkol sa mga pagbasa ngayon. Ang alin? Kahit kailan, hindi ka magiging banal kung ikaw ay sabog. Some literal meaning of holiness. Holiness means wholeness. Ang pagiging banal ay pagiging buo. Ang pagiging banal ay pagiging buo. Kaya nga sabi ni Jesus, kung hahatiin ni Satanas ang kanyang sarili, ay pagdating sa huli, mawawasak siya. Ano yung mga bagay-bagay na sa tingin ninyo, binabasag kayo? Ano yung mga bagay-bagay sa inyong pagkatao na sinisira kayo? Ano yung mga bagay-bagay, mga pag-iisip, pag-alala, na sabi nga yung nagiging sabog kayo sa inyong mga pagkatao? Sapagkat hindi nyo maabot ang kabanalan kung hindi nyo kayang buuin ang merong kayo sa inyong harapan.
Sabi ng isang santo, minsan, pagtabingi ang isang baso, pag base, ano pa? Pagtabingi ang isang base, ha? Pagka minsan, kahit anong hilot mo dyan, hindi na yan tutuwid. Nakaporma na yan eh, hindi po ba? Anong ginagawa ng Diyos? Basagin yan muli at ipormang bago. Pagkamisan ganun ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, minsan ang Diyos ay binabasag tayo muli upang magkaroon tayo ng bagong anyo. Sapagkat ang nandyan na, kung hindi mo yan hahayaan, hindi mo yan bibitawan, ay hanggang ganyan ka na lang. You ask yourself. Kasi pagkaminsan, takot tayo na tayo baguhin ng Diyos. Takot tayo. Ayaw nating tanggapin ang katotohanan. Kidding aside, to make this a little lighter, mananabi ako sa mga babae, ha? Huwag kayo magagalit sa akin. Ano po? Kasi conscious kayo sa inyong mga figure, 35, 24, 36. Maganda naman talaga yun, di po ba? Ano? Pero pag talagang kayo tumatanda na, ha? Kahit anong gawin ninyo, nagbabago yan, di po ba? Ano? Ha? Lalo na pag kayo nag-asawa, ano po? Tapos, kinakain yung inyong tension. Ano pa? Nagbuntis kayo. Yung 35, 24, 36. Ano mangyayari dyan? Pag nagbuntis kayo, mayroon bang katawang 35, 24, 36 na buntis? Wala. Pinakamahina dyan, 40, 50, 40. Di ba? Talaga naman. Di po ba? Saan nilalagay yung bata? Ha? Talaga. At pag lumabas na yung bata, ha? Sabi nga ay, babalik ng konti. Ha? 40, 40, 40. Ganun na lang yun. Di pa ba? Na? Kahit anong exercise ninyo, kahit anong exercise, ha? Ganun talaga yun. Ang, ano sabi nila? Ano tawag nila doon? Ibili mo lang daw ng girdle. Tama po ba yun? Itali nyo na lang ganyan. Itali nyo na lang. Di pa ba? Na? Hindi mo matanggap eh. Hindi mo matanggap. Na dumadating ang araw, hindi ka lang mukhang suman sa iyong damit, di ba ba? At least, yung suman talagang. Di ba? Mukha kang sampalok, di ba ba? Ano, oh, ano yung sampalok? Di ba? Ang daming bewang. Oh. Masama ba yun? Hindi. Yun talagang ibig sabihin ng pagkay nagkakaedad. Pero hindi yun ang kwento ko. Ang kwento ko ay ano, yung ayaw ibigay ng itong matandang ito ang kanyang mga damit nung siya'y dalaga. Ipamigay nyo na yan, nanay. Ha? Ipamigay nyo na yan habang pwede pa. Ano sagot sa akin? Naku, father, kasi noon, pagsuot ko yan, sexy ako. Sabi ko sa kanya, noon ho yun. May mga bagay na hindi na magbabalik. Di ba ba? No? Tanggapin ninyo. Pag sinuot niya ang ganyan, hindi kayo makahinga. Kung may botones yan, talagang kapit na gano'n. Kapit! Huwag kang bibitaw! Di ba? Nagsisigawan ang mga sinulid ng damit mo. Bakit? Eh kasi talagang namumutok-mutok na. Hindi pa ba? Ano ibig ko sabihin? Ano mga bagay na hindi nyo kayang tanggapin? Kaya yan ang dahilan ng inyong pag-alala. Maybe the solution is increase your prayer. Pray. Ano solusyon namin? Anong gagawin ko, Father? Hindi ko talaga maibigay. Sabi ko sa kanya, ipaprame po ninyo. Ipaprame nyo ang damit ninyo. Ipaprame nyo at ilagay nyo sa dingding. Sabihin nyo, this is what I used to be. Di ba? Hindi mo kayang iwanan. Hindi po ba? No? Mga minamahal na mga kapatid, may kanya-kanya tayong issue sa buhay. May kanya-kanya tayong issue sa buhay. Di ba? Anong hindi nyo kayang tanggapin? If you keep yourself who you are and you want to follow Christ, there are things you need to let go so that you can be free to follow. Keep that in mind. If you want to follow Christ,
there are things you need to let go so that you can freely to follow. Amen. We have to accept that worrying is part of life. Bahagi yun. Ano po? Kaya nga, kahit ang simbahan, sa lahat ng misa, kung inyo pong pinapakinggan ng prayer, we always pray that we will be saved from any worries and unnecessary distress and anxieties. Kasama yun. Pero hari nawa, hindi yan ang dahilan para hindi ka kumilos. Ano lamang po ang hamon? Sabi nga, pagka minsan, pag hindi mo makita ang liwanag, hindi mo alam kung anong gagawin, pray the prayer of Padre Pio or Petrocina. You cannot remember all those prayers. But in a single line, you can say, "Stay with me, Lord. Lord, hindi ko pa alam kung anong gagawin, but please stay with me." The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.